Okay po. So, ulitin ko po, good evening sa ating lahat. At ipagpatuloy po natin yung ating pag-aaral. Ngayon po ay ang 1 Thessalonians ang ating pag-uusapan. Ang Book of Thessalonians, ito ay naisulat during the transition. Okay? During the transitional period. Ilan ba ang mga books na naisulat during the transitional period? Mayroon pong 6. Ito yung tinatawag na pre-prison epistle. Pre-prison epistles or mga books na naisulat during the transitional period. Ano po yung mga books na yun? Una ay yung Book of Romans, 1st, 2nd Corinthians, Galatians, 1st, 2nd Thessalonians. Ayan po ang mga naisulat during the transitional period. Yan. At alam po natin yung issue that time during the transition po ay ang kingdom program ay nag-operate. And then yung grace program ay nag-operate do. Pero may isang program na unti-unting na nag-decrease. Yun po yung kingdom program or unti-unting nawala or na-diminish or yung tinatawag transition. Mayroong program na unti-unting nawala. Ang tawag po diyan ay transition or diminishing. And then mayroon ding isang program na unti-unting nag-increase. Yan po yung dispensation of grace. So ibig sabihin, during the transition ay mayroon pong tinatawag na conflict or confusion dahil mayroong dalawang teaching or mayroong kingdom teaching at saka grace teaching ang ipinapangaral during the transitional period. Kaya nagkaroon ng Jerusalem Council to settle the problem. Kasi mayroon pong tinatawag na problem dahil nga doon sa dalawang program na nag-operate. So mayroong mga kingdom believers at mayroong grace believers. So kung baga naghalo at wala naman silang idea, maging ang mga apostles, wala silang idea na ganun pala may transition. Wala silang, no idea sila doon. Kaya may mga record na si Pedro ay nagsalita na may mga audience, mga Gentiles na believers. No idea na nung nagsasalita si Pedro ay during the transition ipinapangaral niya yung syempre yung kingdom gospel dahil yun ang kanyang marching order. Okay, mayroon siyang natanggap na marching order na yun lang po ang dapat niyang ipangaral. Ganun din si Apostle Paul. Meron din siyang natanggap na marching order or command mula sa ating Panginoon na kanya rin ipinangaral katulad ni Pedro at yung mga apostles. Kaso lang, during the transition ay mayroon pong mga confusion or conflict when it comes of teaching. So si Apostle Paul, ini-introduce niya, he was introducing the good news of the cross. And yung sa isang banda naman, yung sa group nila Pedro, ayan, yung mga apostles, hindi nila ipinapaliwanag ang cross ay good news.
So, hindi nila ipinapaliwanag yung cross. Pero na-mention ni Pedro yung si Kristo'y namatay at binuhay. Si Kristo'y namatay at binuhay ng Diyos. Ito po ay isa sa mga kanilang presentation, lalo na sa pagtuturo tungkol sa kingdom. Siyempre, ipinapangaral nila yung king at saka yung dominion. Dapat, ipapangaral nila na buhay ang king. Hindi nila pwedeng ipapangaral na ang king ay patay. So, ano yan? Hindi effective yun. Kaya, para ang kanilang hope na patungkol sa kingdom na si Kristo na kanilang pinatay, yun yung Mesiyas, pinatay pero binuhay ng Diyos. Kaya ang kanilang hope, kanilang inaasahan ay andyan, ipinapangaral. So buhay ang Kristong pinatay na siya yung Mesiyas ay binuhay. So ang daming ano po naniniwala doon, at sa tulong ng banal na espiritu during the offering of the kingdom during Acts period. So ganun po. At hanggang dumating ang itong si Saul and then Paul, na convert siya under the kingdom program. So ang nag-operate nung na-convert si Saul ay ang programa ng kingdom. Okay, programa ng kingdom nung siya ay na-convert. Pero paano ba siya na-convert? Siya ay na-convert sa pamamagitan ng grace. By the grace of God, si Saul, siya ay na-convert by the grace of God nung nag-operate ang kingdom. Still, ang kingdom ang nag-operate during that time. Kaya may mga record, since na siya ay na-convert during that program, ay nag-undergo din siya kung ano yung mga rituals during that kingdom program. And then hangang inirebeld ng ating Panginoon kung anong purpose, kung bakit siya ay na-convert. Siya ay isang chosen vessel. Ayon sa Acts chapter 9, 15 to 16, kung babasahin natin, na siya ay chosen vessel na mangaral din. Okay, dito po sa verse 15, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. So siya po ay chosen vessel. Kaya nung na-convert siya, meron pong purpose ang Panginoon sa kanya. At isinulat niya ngayon itong 13 epistles. Kung ano yung inirebeld ng Panginoon sa kanya, ito ay recorded. At good news po, na isulat niya yung 13 epistles para malaman natin kung ano yung mga instruction para sa mga believers under grace. Para malaman natin kung saan tayo kukuha ng mga kaalaman, papaano mamuhay under the dispensation of grace. So, isinulat na po niya yung 13 epistles from Romans to Philemon. So, nandoon po yung instruction. Instruction po para sa church, the body of Christ,
from Romans to Philemon. Ayan. Siyempre, ang mga Israelites ay mayroon ding instruction na para sa kanila. So, under the time past, Genesis to the book of John, and then first part ng book of Acts, yung mga books na yon ay naisulat, intended for the believing Israel, doon sa mga kingdom believers. So sa kanila po yung instruction na nandoon po ay naka-address doon sa mga Israelites. At ganun din sa Hebrews to Revelation, ang pinagsabihan din yung mga Israelites na na-scattered, mga believing Israel who were scattered abroad. Sinulatan din sila. So, meron din sa atin na mga Gentiles saved by grace. Romans to Philemon. At si Apostol Pablo, ang apostol natin, kaya lagi nating binabanggit yan para ma-familiarize natin pag lagi nating naririnig na siya yung apostol ng mga Hintel. Ang dosing apostol ay apostol para sa dosing tribo ng Israel. Wala doon yung instruction natin. Kaya nga yung very common verse, yung Matthew 28:19, na hanggang ngayon yun yung pinaka napakahalaga ng mga halos 80% or 90% mga religious sect, yung Matthew 28:19, na ito ay Great Commission. Dahil sinabi ng Panginoon, go unto all the world or unto all nations. Go unto all nations. At alam po natin, yung mga apostles, ang mga apostles ang ikinomission ng ating Panginoon na pinagsabihan, go unto all nations. Actually, pupunta sila sa iba't ibang bansa, pero ang kanilang tuturuan ay mga Israel lang din. Yun yung pinaka-priority. And then, pag na-convert ang lahat ng Israel, sila naman po ay magiging channel of blessing. Na magiging channel of blessing sila doon sa mga Hintel. Pero nang inutusan sila, go unto all nations, pupunta nga sila sa iba't ibang bansa, pero mga Israel lang din ang kanilang tuturuan, dahil ang mandate po ay sa mga lordship of the house of Israel. So na-scattered ang mga Israelites, napunta sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, kaya ang mission ng mga apostles, pupuntahan, pangaralan ang mga Israelites na napunta sa iba't ibang lugar. And then, pag na-convert ang mga Israelites, matutupad na po yung sinasabi sa Abrahamic Covenant na ang Israel ay maging channel of blessing, at ganun din sa matutupad yung prophecy ni Propeta Isaiah sa Isaiah chapter 2 and chapter 60 at marami pa. So, ganun po yun, yung Matthew 28:19 na misuse po ng karamihan, hindi nila inaral na yung context ay hindi kasama ang church, the body of Christ. Bakit po? Sa Matthew 28:19, hindi kasama si Pablo na apostol natin doon. Mayroon siyang separate na marching order. Nung ang Panginoon na siya ay nasa langit, ang Panginoon ay nagbigay ng panibagong marching order doon kay Apostol Pablo, na iba sa marching order na natanggap ng mga apostol nung si Kristo'y nandito sa lupa. Kaya yung Matthew 28:19, yun po ay, hindi yan Great Commission kung tutuusin, yun ay Kingdom Commission. Kingdom Commission. Bakit? Dahil sila po yung mga apostles under the Kingdom Program. And then yung kay Apostle Paul na natanggap na commission, ito naman ay Grace Commission.
Bakit? Dahil ito po ay ikinomission siya under the grace dispensation. Kaya kung may kingdom commission, mayroong grace commission. Matthew 28:19, yan po ay kingdom commission. Ano naman yung marching order na natanggap ni Pablo? Saan makikita? Dito po sa 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5, start reading verse 18-20. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Number 20, now then we are ambassadors for Christ, as though God did visit you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. That's our marching order. Hindi Mateo 28:19. Yun po ay kingdom commission, and then 2 Corinthians 5:18-20 ay grace commission. O kung gusto niyo sa kingdom commission, wag niyong ihalo ang grace commission. E kung gusto niyo sa grace commission, wag niyong ihalo ang kingdom commission. Bakit po? Hindi pwedeng maghalo, kasi si Apostle Paul ay sinabi niya na dapat hindi mahaluan ang kanyang pangaral, kanyang ipinapangaral. Sinasabi niya sa Galatians chapter 1 verse 8-9, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Number 9, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Hindi pwedeng maghalo. Eh kung na-enjoy mo ang kingdom commission, na-enjoy mo ang kingdom program, huwag mong ihalo yung grace teaching. Huwag mong ihalo yung Romans to Philemon doon sa Matthew, Mark, Luke, and John, Genesis to the book of Malachi, Hebrews to Revelation. Bakit? Ibang programa po ang grace program. Ito ay heavenly program. Hebrews to Revelation, Genesis to the book of John, ito pa ay earthly program. Hindi pwedeng magsama ang dalawang program, ang grace program at saka kingdom program, ang heavenly program at yung earthly program. Nakuha niyo yung point ko doon? Pwede kayong mag-focus sa kingdom, huwag niyong ihalo yung grace. Pwede kayong mag-focus sa grace program, huwag ihalo yung kingdom program. Ang tanong, effective pa ba? Alin doon sa dalawa ang effective ngayon? Kingdom program or grace program? Ang effective po ngayon ay ang grace program. Kasi yung kingdom program, after the transition, after Acts 28, ayan po ay nag-stop. Kaya nga may tinatag diminishing. Mayroong transition na nangyari. Hindi po agad-agad na naputol ang programa ng Panginoon sa bayang Israel. Ito po ay unti-unting nawala. Kaya may transitional period. Meron tayong isang subject dyan, understanding the transitional period. So, ganun po kaya ang effective ngayon na gospel ay ang grace gospel. So kung gusto mong ipapangaral para maligtas ang isang tao, ipangaral mo yung grace gospel. Ipangaral mo yung finished work ng Panginoon. Siya ay maibilang sa body of Christ, katawan ni Kristo.
mga believers na tinatawag katawan ni Kristo. Ipapangaral mo ang grace message. Papaano kung ipapangaral ay kingdom? Siya ba ay masasabing saved na ang pinaniwalaan niya, kingdom gospel? Siya ba ay saved under the kingdom? Hindi, dahil ang kingdom program ay nag-stop temporary at ito'y mag-resume after the rapture. Mag-resume ang programa ng kingdom after the cut-up or after the rapture. So, ibig sabihin, kung aaralin mo ngayon at doon ibabase ang kaligtasan ng tao, hindi siya ligtas. Bakit? Yung gospel kasi ay hindi effective, hindi nag-operate, hindi active ang gospel of the kingdom. Mag-active lang po ito after the cut-up or after the rapture. So ano ang gospel na active ngayon? Ay ang gospel of grace. Nakita niyo na po yung kahalagahan, kaya kung bakit maingat po tayo when it comes of presenting the gospel, either the kingdom or the grace. Pwede bang magturo from Genesis to Revelation? Yes. Kaya kailangan ang right division na doon. Pag ipangaral na natin buong Biblia, dapat ang method na gagamitin na natin ay rightly dividing the word of truth. Dahil, pag wala itong method ng right division na ibinigay ni Apostol Pablo kay Timothy, maghahalo po ang ating presentation. Kaya nga, mayroon tayong guide para maging maingat tayo. Mayroon tayong guide ibinigay na ng apostol natin na si Pablo. Dahil kung ipapangaral natin ang Bible Genesis to Revelation, kailangan na natin ang right division. Nakuha niyo na po yung point kung bakit kailangan ang right division to avoid confusion. Dapat i-apply natin ang right division. Alamin kung sino ang apostol natin, sa anong panahon tayo, ano ang katuruan ngayon, ano ang gospel para sa ngayon, at ano ang gospel, katuruan, instruction under sa time past at maging sa ages to come. So, rightly dividing the word of truth, napakahalaga. Kaya dito po sa pag-aaral natin, ay laging, nababanggit natin palagi ang rightly dividing, dahil yun po ang kailangan natin para hindi po basta-basta na kumuha ng mga scripture, mga verses from the Bible, at aangkinin natin na ito'y para sa atin without considering the whole context. Kaya nga, mayroon tayong pag-aaral na contextual, exegetical, dispensational, at saka yung syllogism, and then the remoter and the nearer interpretation. Yan po ay nasa Bible. Ang Bible natin ay dictionary na rin. Kumbaga, nandoon na yung meaning. Hindi na natin ikinukonsult doon sa mga magagaling na theologian, dahil hindi rin sila nagkakasundo sa definition. Kaya ang Bible ay may sariling dictionary na rin. Ang Bible ay may dictionary na rin. Kumbaga, interpreted na, nandoon na. Ang kulang lang, tayo. At ang method para mas maunawaan natin ang scripture. This is Paul's first epistle. It is easy to date.
This letter from the fox given in chapter 3 and the account in Acts 17 and 18, Paul founded the church at Thessalonica. And shortly, so ulitin ko po, ang founder ng church at Thessalonica ay si Apostle Paul, dahil ito po ay church na established before his imprisonment. So Paul founded the church at Thessalonica, and shortly thereafter was driven out by persecution. Ganun po katindi, mga kapatid. Itong church na na-established during his meron pong persecution na naranasan ng church sa Thessalonica. At ulitin ko po, ito ay founded by Apostle Paul. Nakakaranas ng persecution itong church sa Thessalonica. He went to Berea, then to Athens, and then sent back word for Silas and Timothy to join him in Acts 17:15. Acts 17:15, doon po yung record na Paul went to Berea and then Athens. After preaching in Athens, Paul went on to Corinth. Oh, nakita niyo po yung kanyang ano, yung mga pinupuntahan during his ministry. Diba? Ganun po katindi, no? Nagbabiyahe si Apostle Paul. Marami siyang ministry. Marami siyang mga opening ministry. Pinupuntahan sa iba't ibang lugar. Ayan. And after preaching in Athens, saan naman siya? Pumunta siya sa Corinth, where Timothy and Silas rejoined him in Acts 18:5. So doon po yung record. Sumama ito si Timothy at saka si Silas. Ano po yung ipinapangaral ni Pablo? Ang ipinapangaral po niya ay ang grace, gospel. Wala po siyang ibang ipinapangaral maliban po doon sa kanyang natanggap. The revelation of the mystery. Wala siyang ibang ipinapangaral kundi kung ano yung kanyang natanggap, kung ano yung revelation na kanyang natanggap, yun po ang kanyang ipinapangaral. From 1 Thessalonians chapter 3 verse 2, we learn that Paul's message to Timothy was not simply. Ulitin ko, in 1 Thessalonians chapter 3 verse 2, we learn that Paul's message to Timothy was not simply to rejoin him, but to first establish the Thessalonians. Timothy's return with the good news that the Thessalonians were standing fast in the Lord in spite of the persecution called forth this first letter. It was written while Paul was in Corinth in Acts 18. Nakaranas ng mga persecution. Ang tanong, sila ba ay na-discouraged? Hindi. Thessalonians were standing fast in the Lord. Kahit may mga persecution. Matindi po ang mga persecution noon dahil more on sa doktrina. More on teaching ang labanan, kumbaga. Doktrina, mga katuruan.
ang pinag-uusapan at maging hanggang ngayon, 'di ba? Mga teaching lang din. Ano ba talaga ang katuruan na tayo'y ma-establish? Eh dito po, ang isang believer ay ma-establish doon sa Pauline teaching. Ano sabi niya sa Romans 16:25, paano ma-establish ang mga believers? Sa Romans 16:25, "Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began." Paano ma-establish ang mga believers ngayon? Through Pauline doctrine. Paano na-establish ang mga Thessalonians noon? Through Pauline doctrines. Pauline foundation. Yung natanggap niyang katuruan. So kung tayo'y ma-establish sa Pauline teaching, alam niyo po, kahit anong mga teaching na maririnig natin na hindi inline doon sa sound doctrine, hindi po kayo madi-discourage o hindi po kayo mabilis mag-give up kung alam nyo yung stand, alam nyo yung doktrina na ipinapangaral. Papaano kung ang doktrina na pinanindigan ay ang doktrina under doon sa kingdom program, under doon sa mga apostles? So, magkaroon ng mahirap dipinsahan. Kasi, hindi mo madidipinsahan yung teaching na hindi para sa'yo. Mahirap. Kaya dito po sa ating pag-aaral ay matutunan na atin paano natin madipinsahan yung teaching na para sa atin. Yung teaching na naka-address sa atin, ito'y madaling madipinsahan. Pero kung ang teaching na pinanghahawakan mo ay ang doon sa Matthew, Mark, Luke, and John, mahirap mong dipinsahan 'yon. Kahit sasabihin natin, yun yung turo ng Panginoon kasi siya mismong nagsasalita. Kahit ganun yung point of reasoning, madali pa rin yung basagin. Papaano po? Ang pwedeng itatanong sa'yo, tama, si Kristo yung nagsasalita, siya yung nagtuturo that time. Ang tanong, sino ba ang tinuruan ni Kristo that time? Sino ang kanyang kinakausap that time? O hindi mo nun pwedeng ipilit na ikaw yun, mahintel. Ang pinaka main audience ng ating Panginoon ay ang Israel. Dahil he was sent only exclusively to the lost sheep of the house of Israel. At isinulat doon sa 4 books ang kanyang ministry, life and his ministry. Doon sa 4 books, Matthew, Mark, Luke, and John. 'Di ba? Mayroong mga ganong arguments na ang paniniwalaan ko ay si Kristo. Kasi siya mismong nagsasalita. Wala namang problema 'yon na paniniwalaan. Dahil tama naman na siya yung nagsasalita. Pero ang tanong doon, nung siya nagsasalita, kasama ka ba doon? Nung siya nagsasalita, ikaw ba recipient din nung kanyang sinasabi. So kung gagamitin mo yung exegesis, wala na, bagsak ka na doon. Gamitin mo yung contextual interpretation, wala din. At gagamitin mo yung
vertical truth, wala din. Kasi nga, kailan nagiging part ang mga hintel nung tinawag po si Apostol Pablo at ikinomission at inutusan na siya'y apostol para sa mga hintel? Si Apostol ba ay gumagawa ng katuruan? Ang turo ba ni Apostol Pablo ay hindi galing sa Panginoon? Yes, galing sa Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung sinabi lang ni Kristo ang paniniwalaan natin. Bakit yung sinabi ni Pablo, hindi ba yung sinabi ni Kristo? Anong sabi niya sa Galatians chapter 1 na ang kanyang ipinapangaral ay hindi galing sa kanya? Hindi galing kanino man, galing sa Panginoon. Verse 11 and 12, Galatians 1. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Malinaw na ang ipinapangaral ni Pablo ay salita ng Panginoong Hesukristo. Sa kanya inirebeld. Nakuha niya yung point doon? Kaya may mga ganong klaseng philosophy na sasabihin nila, bakit masyado niyong ina-idolize si Pablo? Idol daw. Hindi po. Hindi natin ina-idolize si Pablo. Ina-acknowledge po natin na siya apostol ng mga hintel. So, hindi po, hindi ibig sabihin na na-mention si Apostle Paul, ina-acknowledge natin na siya ang apostol ng mga hintel, sa kanya inirevealed ang dispensation of grace. Hindi po ibig sabihin, ginodiyos natin si Pablo. Kaya sasabihin ng iba, ay dito na kami sa Matthew, Mark, Luke, and John kasi si Kristo mismo yung nagsasalita. Yan, si Pablo, tao lang yan. Yan, si ganito, mga, hindi po. Yung ini-ignore, iniiwasan mo, yun yung teaching para sa atin. Yung iniiwasan natin na si Apostle Paul na nagsulat ng 13 epistles, yan, nandoon yung instruction para sa atin. O, di ba? Kailangan malinaw po sa atin yan. Si Pablo ang apostol ng mga hintel. Romans 11:13. At na-mention din sa 1 Timothy chapter 2 verse 7 and 2 Timothy chapter 1 verse 11. Siyang apostol. Siyang apostol para sa mga hintel at yung 12 ay para sa mga 12 tribo ng Israel. Ngayon, kung ini-ignore natin, ini-ignore mo na rin yung katuruan na para sa panahon ngayon. O, instead na iniiwasan natin, baka magkamali, nagiging mali tuloy. Paano? Ang ini-embrace mo na teaching ay yung time pass teaching. So, paano yung But Now program, yung Grace program, instead na ayaw nating magkamali, iniiwasan natin si Apostle Paul, doon pala matatagpuan ang katuruan paano maligtas ang mga hintel doon sa writings ni Apostle Paul, Romans to Philemon. So, ganun. Kaya, that time, maraming mga persecution, mga iba't ibang teaching inintroduce, kaya mayroong mixture. Ang mga taga-Thessalonians nakaranas po, pero sila ba ay na-convince ba sila? Hindi.
The Thessalonians were standing fast in the Lord in spite of the persecution. Kahit may persecution. The fact that this was Paul's first letter is of dispensational importance. We have often expressed the belief that the body of Christ had its historical beginning with Paul before he wrote his first epistle, which means this letter was written to members of the body of Christ. This fact is, of course, denied by those who would begin the body of after Acts 28. Sa mga ibang at mga group katulad ng Acts 28 group, dinideny nila itong First Thessalonians na part written to members of the body of Christ. Eh sila yun. Kasi nga hindi sila naniniwala na mayroong transitional period na nangyari. At ang paniniwala nila, si Pablo ay may dalawang tinuturuan. The kingdom group and the grace believer group. Eh wala pong ganun. Kasi ang marching order niya, isang group lang. Ang pangaralan niya, hindi kasama yung kingdom. Kaya nga nagkaroon agreement, nagkaroon sila ng settlement, ang mga apostles between Paul, dahil meron silang mission na ipapangaral nila ang kingdom gospel. Si Pablo mayroong mission, ipapangaral ang grace gospel. It is true the body of Christ is not mentioned in 1 Thessalonians, but neither is it mentioned in Galatians 2. Galatians and 2 Corinthians, Philippians and 2 Thessalonians, and 1 and 2 Timothy, Titus and Philemon. So hindi naman ibig sabihin na hindi na na-mention para sa body of Christ yung context, the context and then the whole system, yung mga kasama, kakontemporary, yung mga ibang books. May pre-prison at saka pre-prison, yun yung kakontemporary, and then mas na-mention din ng pre-prison regarding the church, the body of Christ. Hindi yun matibay na arguments na hindi na-mention yung body of Christ doon sa libro na yon, ay hindi. Dapat i-consider natin na ang writer at the same time yung sinulatan. Sino ba sila? Believers. Believers saan? Sa kingdom or body? Body of Christ. Dahil ang Thessalonians ay founded ni Apostol Pablo. So, ibig sabihin ba na founded ni Apostol Pablo, yun ay kingdom? Hindi. Obvious na siya yung founder, obvious na yun ay ang mga believers dun ay miyembro sa katawan ni Kristo or the church, the body of Christ. Paul addresses the letter to the local assembly at Thessalonica. A number of his epistles are similarly addressed. 1 Corinthians 1:2 and 2 Corinthians chapter 1 verse 1, Galatians chapter 1 verse 2 and 2 Thessalonians chapter 1 verse 1. So ulitin ko po ang sulat na ito ay to the local assembly sa Thessalonica. Ayan. So mga believers doon, sinulatan niya. Pero ulitin ko po, ang mga believers sa Thessalonica ay mga grace believers, body of Christ. Okay? Hindi po kingdom believers. Romans is addressed to all the saints in Rome. Ephesians and Colossians to the saints and the faithful, and Philippians to the saints with the bishops and deacons. So while Paul does not address any of his letters
specifically to the body of Christ, even the most extreme dispensationalist will agree that the prison epistles were surely addressed to believers who were in fact members of the body. And we believe all of his epistles were addressed to members of the body. Pero yung mga extreme dispensationalist, katulad ng mga Acts 28, ay hinati. Yung 13 epistles, hinati pa. Na yung pre-prison ay kinonclude nila na ito ay para sa mga kingdom believers. Hindi po. Yung epistles ni Apostle Paul, Romans to Philemon, ay address sa church, the body of Christ. Kailangan consistent po. Hindi po pwede na si Pablo ay dalawa ang kanyang ministry. Ang marching order niyang natanggap ay isa lang. Kaya nga nung nagbautismo siya, hininto niya eh. Bakit? Hindi siya ikinomission doon. Kung dalawa palang mission niya, dapat tinuloy na lang niya. Pwede palang dalawang ministry mag-ministry sa kingdom at the same time sa grace. Hindi po pwede. Ang marching order niya, ang ipapangaral niya, grace. Kaya nga sa Acts 20:24, natanggap niya yung gospel of grace. But none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Ayan po ang mission niya. Hindi po dalawa katulad ng na-mention ng mga Acts 28 group. O mayroon ding ibang nag-develop ngayon, Acts 29. Acts 28 lang naman, pero yung iba na may Acts 29. Ang sabi nila, sila daw yung sila yung nagtuloy sa ministry ng mga apostles. Kung mga apostles daw ay hanggang Acts 28, sila naman ay Acts 29. Oh, 'di ba? Ang tindi ng ano nila, yung defense. Wala na sa Bible 'yun. Acts 28 na nga eh. Hanggang Acts 28. So hindi na mapapatunayan yung group na Acts 29 sa Bible kasi walang Acts 29. Ang nasa Bible ay Acts 28 lang. Kaya yung group na gano'n, na Acts 29, pwede natin sabihin na mali na group. Bakit? Wala sa Bible. O, parang ipinapakita na nila yung ganong titulo na Acts 29 na wala naman sa Bible na Acts 29. At sasabihin sila yung magpapatuloy sa hindi natapos na ginawa ng mga apostol. Ulitin ko po, walang Acts 29 sa Bible. Di ko alam sa inyo. Ang Bible ko, Acts 28 lang. Baka yung Bible nyo, mayroon. How can we be too sure that Thessalonians were members of the body? There are at least two lines of approach which indicate Paul established the church at Corinth very shortly after he had established the one at Thessalonica. He plainly tells the Corinthians they are members of the body. 1 Thessalonians 12:27. Surely no great dispensational change could have taken place between Acts 17 and 18. If the Corinthians were members of the body, so were the Thessalonians. The Philippians are admitted by all to have been members of the body. But the church at Philippi was founded in Acts 16 before the one at Thessalonica. Again, if the Philippians were members of the body, so were the Thessalonians. Ganun lang din. Okay?
hindi pwedeng hindi kasama na parehas lang po ang nag-founder, ang nag-establish ay si Pablo. Hindi pwedeng na mag-establish ng dalawa, Kingdom Church, ito Body Church. Yan, Kingdom Church, ito Body Church. Ang gulo. Yung sabi nga niya, kung may magturo sa inyong iba, sa tinuturo ko, tapos siya mismo kinokontradict pa lang sarili niya, hindi pwede yon. Ang ipinapangaral ni Pablo ay grace, wala nang iba. Grace gospel. Kung may mga nag-mention na dalawa ang ministry niya, yun yung Acts 28 group ang nag-develop dyan. Oh. Yan ang kanilang presentation. Oh. Kasi ang wala hindi sila naniniwala ng transitional period. Hindi sila naniniwala ng transition. Ang sa kanila kasi ay cut, straight na cut, pinutol, biglang pinutol, ganun lang. Walang unti-unti o gradual changes doon sa program. Kaya, kinonclude nila na si Pablo ay nag-ministry sa kingdom at the same time sa... Ulitin ko po yung transitional period na kung saan ang mga Acts 28 ay dinideny na Apostle Paul actually mention ng diminishing at saka yung illustration ng from childhood to manhood, that's transition, unti-unting lumalaki, unti-unting nawawala, unti-unting nag-decrease at nag-increase. Oh. Kaya dito po, sabi niya sa verse 9, for we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Yan po ang definition ng transition. Illustration ng transition, the childhood to manhood. Kaya ulitin ko, ang Thessalonians is a sulat ni Apostle Paul para sa church, the body of Christ, doon sa Thessalonica. So the other line of reasoning is based upon the fact that it was through the fall of Israel that reconciliation was sent to the Gentiles in Romans 11:12 and 15. In other words, God began the new dispensation which concerns the body of Christ with the casting away of Israel. So ganun po, ulitin ko yun ang pinanghahawakan ng Acts 28. Na after na, kaya after Acts 28, doon na po yung church, the body of Christ. Doon na po nag-start ang dispensation of grace ayon sa kanila. So when did he cast Israel away? When Paul preached at Thessalonica. Ayun po ang gusto nilang palabasin. Was Israel still in the place of favor with God, and did he offer them the earthly millennial kingdom as Peter did in Acts 3:19-21? No. The answer is no. Hindi po. Paul plainly states concerning Israel that the wrath is come upon them to the uttermost in chapter 2 verse 16, the book of Thessalonians. 1 Thessalonians. And instead of offering them an earthly kingdom, he holds out the hope of being caught up out of this earth to meet the Lord in the air in 1 Thessalonians 4:13-17. It is for these reasons we believe the body had its beginning sometime before Paul wrote
First Thessalonians and for reasons stated in other epistles, we believe the body began with Paul's ministry, not with Peter's. So hindi po kay Pedro. Ibig sabihin, ang Church, the Body of Christ, ay start na naipangaral ni Apostol Pablo nung inirebeld sa kanya. Ang Church, the Body of Christ, before kay Paul, meron na ba? Yes, meron na. Mystery lang. At kailan ito nag-start na ipinangaral nung inirebeld ng Panginoon kay Pablo? Kaya, doon na identify sa kanya na nag-start nung ipinangaral niya, nag-start ang Church, the Body of Christ, nung ipinangaral niya, hindi kay Pedro. Dahil sa kanya inirebeld. Pero before Apostle Paul, meron na, kaso lang, mystery o secret. Nung inirebeld sa kanya, siya yung nag-start, doon nag-start na ipinangaral ang Church, the Body of Christ. Doon nag-start, hindi kay Pedro. Wala doon sa Acts 2. Thus we see Paul's written ministry begins with Israel's downfall, with Israel under God's wrath even to the uttermost. There can surely be no valid reason to believe God is still holding out the offer of the restorations of the kingdom to that nation. However, it does appear for the remainder of the Acts period at least that God is withholding the infliction of His wrath and through Paul fulfilling some kind of ministry to Israel. Of course, we know He is offering salvation to both Jews and Gentiles. But there appears to be more to it than that. When Paul begins his Gentile ministry, he tells the Jews, "It was necessary that the word of God should first have been spoken to you." Pero sa Acts 13:46, tinanggap ba nila? "But seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles." Ayaw talaga ng mga Israelites. Inintroduce sa kanila, una, ang ebanghelyo, ayaw. During the transitional period nung nagmisyon si Apostle Paul, inuna nila ang mga Israelites pero ayaw. At sinabi na rin nila, Pablo, "We turn to the Gentiles." Acts 13:46. So there was a necessity for Paul's ministry to unbelieving Israel in spite of God's wrath being pronounced against them. Di ba? So, ganun po ang nangyari. Kahit sa ganung scenario, Apostle Paul preached to the Jew first. It would seem from the verse just quoted, and from the highly symbolic account of Paul a few days earlier at Paphos in pronouncing blindness upon the apostate Jew Bar Jesus, that God was using Paul to bring the testimony of Jesus to all of the Jews of the dispersion so that they would be without excuse. Paul was pronouncing blindness upon Israel as a judgment of God and thus providing a sufficient reason for casting them aside and for sending salvation to the Gentiles. Ayon sabi din sa Romans 11:11. Romans 11:11, I said then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through the fall of Israel, salvation is come unto the Gentiles to provoke them to jealousy. Salvation
is come to the Gentiles. Ano pong nangyari? Tinanggihan ng Israel yung mensahe, yung gospel. Tinanggihan nila yung ebanghelyo. Kaya ang dahilan, sinabi sa Romans 11 that the salvation is sent, the salvation of God sent to the Gentiles. It certainly appears the book of Acts ends with a crisis in Israel's history, and that this crisis closes the space of Paul's ministry. Diba sa Acts 28:27-28? No, basahin lang natin ha. Acts 28. Dito sa 27, for the heart of these people, sino po yon? The Israelites. His wax grows and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Verse 28, be it known therefore unto you. Wait, pinag-usapan nito yung mga Israelites, ha? That the salvation of God is sent unto the Gentiles. Yun po yung reason. Paano ituturo, ipapangaral mo yung word of God na ayaw nila? Close-minded na sila. Wala na. So, ito po yung final, that the salvation of God is sent to the Gentiles. Kaya after Acts 28, nakafocus na lang ang mission nila Paul doon sa mga Gentiles. Pero during the transition, mayroon silang dalawang audience, the Jews and the Gentiles. There are several expressions in Thessalonians which some have tried to use as a fulcrum to overthrow the evidence we have already given for identifying the people here addressed as members of the body of Christ. Paul says, God hath called you unto his kingdom and glory in the Thessalonians. Thessalonians 2:12, if the word kingdom bothers you here, just remember Paul also uses the word in Ephesians 5:5, Colossians 1:13, and Colossians 4:11, and 2 Timothy 4:1 and verse 18, which all must admit were written to members of the body. Hindi ibig sabihin pag nag-mention ng kingdom ay yung karamihan na distort na, bakit ganito, nag-mention siya ng kingdom, ganun. Huwag kayong mabother. Yung kingdom na na-mention ni Pablo ay hindi po yun yung earthly kingdom, kundi referring to the heavenly kingdom. Kung mayroong earthly, mayroong heavenly. Okay? May earthly, mayroong heavenly. Yung tinutukoy ni Pablo dito ay heavenly. Pag may na-mention doon kingdom, kingdom of God, kingdom, huwag niyong i-connect doon sa prophesied, earthly, millennial, literal, visible kingdom. Ibang programa yon. Okay? Hindi po yung na-mention ni Pablong kingdom, hindi po yung kingdom na tinutukoy sa prophecy. Kasi ang tinutukoy sa prophecy, yung 1,000 years, yung 1,000 years, or the millennial kingdom. Hindi po yung heavenly kingdom na tinutukoy ni Pablo. Sa heavenly kingdom, wala doon yung flesh and blood. Hindi makakapasok ang flesh and blood doon sa heavenly kingdom. Pero sa milenyo, meron bang flesh and blood? Yes. Kasi, meron pong mga nag-survive sa 7 years Great Tribulation, may mga physical body na papasok doon sa millennium. Yung mga nag-endure, mga nag-survive sa 7 years, physical body silang papasok
pumasok sa 1,000 years reign of Jesus Christ. Eh, na-mention ni Pablo na kingdom, wala po, hindi po pwede doon ang flesh and blood. Flesh and blood shall not inherit the kingdom of God. Ibig sabihin, referring to the spiritual heavenly kingdom. Another statement is found in 1 Thessalonians 3:4. We told you before that we should suffer tribulation. Itong tribulation na ito, hindi po ito yung 7 years. Oh, pag may nabasang tribulation, yung iba ay nabother na. Oh, tribulation, oh, ganito, tribulation. Dadaan ang body of Christ ng tribulation. Iba po yung tribulation sa great tribulation. We told you before that we should suffer tribulation. Is this linking up to the tribulation with the body of Christ? Not at all. Paul is not talking about the great tribulation, but simply about persecution. Di ba yung mga taga-Thessalonians na mention natin, nakaranas sila ng persecution, yan ay tribulation. That time. Pero hindi po yung great tribulation na sinabi ni Daniel, yung 7 years great tribulation, hindi po yun. Ito po ay tumutukoy po sa mga normal na nararanasan ng mga tao habang nandito tayo sa mundong ibabaw. Kaya nga ang description ni Pablo sa mundo natin is evil world. Evil world. Anong ini-expect natin sa evil world? O di may persecution? May tribulation, pero hindi great tribulation yung sinabi sa Revelation. Yung according sa prophecy, hindi po. The remainder of the verse indicates that tribulations Paul is talking about was a past experience, even as it came to pass. Kayo ba'y nakaranas ng persecution or tribulation? Yes, lahat tayo, pero hindi yan yung great tribulation na na-emphasize doon sa Book of Revelation. Nakuha niyo yung point ko doon kung si Pablo nag-mention ng tribulation, pero wag niyong i-connect doon sa 7 years great tribulation, kasi mayroong mga group of believers na may nabasa silang tribulation sa writings ni Pablo, ay gusto din nila na ang body of Christ ay makaranas ng 7 years great tribulation. Dahil may nabasa sila doon, eh hindi po lahat ng tribulation ay tumutukoy sa great tribulation. Hindi po. Hindi po doon sa wrath ng Panginoon. Yung 7 years tribulation, hindi po tumutukoy doon sa tribulation na yon, or yung wrath to come. May verse dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Ito po. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. And then doon sa 1:10, 1 Thessalonians, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even as Jesus, which delivered us from the wrath to come. And then Romans 5:9, so the wrath, the puot ng Panginoon, the body of Christ, ay hindi po makakaranas doon sa puot, galit, wrath ng Panginoon. 7 years great tribulation ay hindi po kasama ang church, the body of Christ. Okay? Hindi po kasama, mangyayari po muna ang caught up or rapture bago po ang 7 years great tribulation.
according to the prophecy. Kaya hindi ibig sabihin, pag may nabasa kayong tribulation, ay iisipin nyo agad yung great tribulation, kaya kailangan pa rin yung rightly dividing the word of truth. Kasi hindi pwede na pag may nakita kayong tribulation ay iisipin nyo agad yung great tribulation, kaya yun yung gamit ng right division. Kailangan ang rightly dividing doon. Hindi pwede na pag may mga parang katulad ng kingdom, nagmention ang prophecy ng kingdom, nagmention ang mystery ng kingdom, nagmention ang mga apostol ng kingdom, nagmention si apostol ng kingdom, tapos kinonclude agad, therefore, parihas lang. Hindi nga eh. Kasi ang literal kingdom, pwedeng makakapasok doon ang mga physical bodies. Ang heavenly kingdom, heavenly spiritual kingdom, walang makakapasok flesh and blood. So hindi ibig sabihin, pag may pareho yung word ay na-mention doon at na-mention sa isa, ay i-conclude agad. Kaya nga, kailangan natin ang right division. Kailangan natin ang rightly dividing the word of truth. At marami pa. Okay, marami pa po sa Bible kung bakit napakahalaga po ang method ng right division. In chapter 5, 1 to 3, Paul speaks about the times and seasons which are definitely associated with Israel's kingdom. Compare Acts 1, 6 and 7. Mostly kasi ang mga Israelites, sila ay after sa signs, sa mga signs and wonders. Times and seasons. And about the day of the Lord, which is the great prophesied event prior to the establishment of the kingdom on earth. Okay? So yan po ay before the establishment of the kingdom, ayun, pinag-uusapan muna yung the day of the Lord. Ano ba yung day of the Lord? Paano ma-describe ang day of the Lord under the prophecy? Ang day of the Lord, ito ay na-describe, kung basahin natin saglit ang Zephaniah chapter 1, verse 14 to 15, the great day of the Lord is near. It is near and hasteth greatly, even the voice of the day of the Lord. The mighty man shall cry there bitterly. Number 15, that day, referring to the day of the Lord, ito po yung description. The day of the Lord is the day of wrath, a day of trouble, a day of distress, a day of wasteness, a day of desolation, a day of darkness, a day of gloominess, a day of clouds, a day of thick darkness. O, yun yung description ng day of the Lord. At before the establishment of the kingdom, mangyayari muna yung day of the Lord, the day of distress or the great tribulation. No doubt, Paul had fully instructed these believers about these prophetic events as any good Bible teacher will do today. But this does not mean Paul was putting these people in the day of the Lord. Walang ganun. Alam ni Pablo yung program ng darating na program, kaya nga siya yung doon natin mababasa yung time past but now ages to come. Bakit? Alam ni Apostle Paul ang program since the world at saka program before the world. Hindi ibig sabihin na na-mention niya yung day of the Lord ay kasama doon yung the body of Christ. Hindi po. Alam niya na yun yung next na mangyayari. In fact, in verse 4 indicates that very opposite, but ye brethren are not in darkness. That day
should overtake you as a thief. And verse 9 says, for God hath not appointed us to wrath, but the day of the Lord, if it is anything, is the day of His wrath. Perhaps the biggest objection raised by the Acts 28 position concerns the word Paul uses for the coming of the Lord in this epistles. It is the Greek word parousia. Oh, this word is used of the Lord's coming in Matthew 24. Kaya, very confusing kung tutusin. Kaya the Acts 28 position ay gusto nilang i-conclude na ito yung sa Thessalonians, i-connect doon sa Matthew at yung iba pa. Ganun po. Hindi ibig sabihin na i-conclude. Kaya nga, rightly dividing pa rin. Sa coming ng Panginoon, gagamitin pa rin ang rightly dividing the word of truth. So this word used, the Lord's coming in Matthew 24:3 and verse 27 and 37 and then verse 39. And then 1 Corinthians 15:23 mentioned the parousia. And 1 Thessalonians 2:19, chapter 3 verse 13 and 1 Thessalonians 4:15. Then chapter 5 verse 23 and 2 Thessalonians 2:1, verse 8 and verse 9. And James chapter 5 verse 7, verse 8, and 2 Peter 1:16, and 2 Peter 3:4, verse 12, and 1 John 2:28. It is argued that since parousia is used of the Lord's coming back to the earth, and since it is not used in the present epistles, this coming of the Lord can have nothing to do with members of the body of Christ or the members of the mystery body. Ganun po yung conclusion ng iba. Hindi. Kaya kailangan natin ang rightly dividing. Hindi ibig sabihin na parang parehas o parehas yung word na na-mention ay i-conclude agad, i-connect agad. Kaya nga, kailangan natin ang right division dito eh. Since the rapture of chapter 4 is associated with the Lord's parousia, we can have nothing to do with this rapture. I feel this is a false assumption. Yes? Tama. False assumption. Kasi nga hindi pwede na magsama ang rapture at the second coming. Rightly dividing the word of truth ang susi ng lahat. To avoid confusion, right division. There is no precedent for limiting this word to this one event of Christ's second coming to earth. It is used of others in 2 Corinthians 7:6 and verse 7, the word parousia, in 2 Corinthians 10, verse 10, Philippians 1:26, and Philippians 2:12. The word simply means to be present or presence. Okay? To be present or presence. The idea of coming is not even in the word. If one is not present, there must of necessity be some kind of a coming in order to be present. So the simple fact is that Christ is going to be personally present with the saints at the time of the rapture and also at the second advent. Walang problema. Kumbaga, settled kasi parehas. Ang kaibahan lang, sa rapture, ang pwede nasa taas, sa second advent, na, mismo nasa lupa, pero still, yung present nandoon. Kaya yung parousia, hindi ibig sabihin, pag na-mention doon, ay i-conclude agad na parehas lang. Nakuha niyong point ko doon. I know of no other word Paul could have used to express the idea of Christ's personal presence. Besides, there is no event in all of Old Testament prophecy which corresponds with the rapture here described by Apostle Paul. All he has left is a string of maybes.
Some of his followers are little more logical and teach that the body of Christ will finally die out until there is not one member left on the earth, or and then a secret resurrection will transport them to heaven. If this is true, then no one can be quite sure this event has not already occurred or already occurred. Consequently, we may not even be in the body and we may be headed for the great tribulation. Magkakaroon po ng confusion. Malabo, magiging malabo pag ganun po. Maybe. Di ba? Hindi na concrete, hindi na solid yung presentation pag ganun po. Kaya rightly dividing talaga. It should be pointed out in conclusion that each of the five chapters ends with a reference to the parousia of the Lord. In chapter 1, they were waiting for God's Son from heaven. In chapter 2, Paul says the Thessalonian saints would be his crown of rejoicing before the face of the Lord Jesus Christ at his parousia. Chapter 3 ends with the intention that the saints' hearts might be established in holiness before the Father at the parousia of Christ with all of his saints. In chapter 4 ends with words of comfort concerning those who had died, with the knowledge they would be raised first, and that together with the living saints they would be caught up to meet the Lord in the air, and so forever be with the Lord. And the Ephesians ends in chapter 5 with the petitions for the saints that their whole body, soul, and spirit be preserved blameless unto the parousia of our Lord Jesus Christ. So the parousia here mentioned referring to the caught up, referring to the second coming of the Lord. Nakatulad ng conclusion ng iba, pinagsama, pero hindi. Katulad ng binanggit po natin, it must be rightly divided. Would it not seem strange if Paul, after having written all of this about his part in the parousia of the Lord, should after all not even be present at this event and not have the joy of seeing these Thessalonians in the presence of Christ as Bollinger and other accented interpreters allow. So, sila po yung nag-interpret, ginawang complicated ang Bible. Ang Bible po ay simplified, ang Word of God ay simplified, mostly yung mga ibang iniisip nila, ginawa nilang complicated ang Bible. If Paul had this earlier hope taken from him and had been given another hope, is it not strange that in writing to believers who shared this earlier hope, he did not plainly tell them he was now in a different program and would not meet them in that future day? In closing, I quote in chapter 5, verse 21, which I believe is of special importance in the Bible study, probe all things, hold fast that which is good. Okay? Probe all things, hold fast that which is good. Kaya yun po yung pinag-aaralan natin. Kaya to settle, to solve the problem, confusion, right division. Rightly dividing the word of truth is the key to understanding the Bible. Sana po marami, mayroon po tayong mga natutunan in addition sa mga dati po nating nalalaman sa ating pag-aaral. Nawa po ay ang mga pinag-aaralan natin ay makakatulong po additional doon sa ating pag-aaral at sa mga pagtuturo din po natin. So hanggang dito na lang po ang ating presentation sa Book of 1 Thessalonians. Maraming salamat po.